So ngayon mga ka-good morning mga ka-expert option. So yung topic natin ngayon is about si expert option. So wait lang, inom lang muna ako ng tubig mga ka-. So ngayon mga ka-, sa mga nagkakaproblema dito sa ano, sa pag withdraw si expert option gamit yung Gcash, kasi yung iba daw ay may mga hinihingi pa daw na ano, na AML tsaka EKYC na yan mga kayo. So hindi ho kasi ako naka-encounter ng ganyan mga kayo, kasi mayroon ditong tatanong na mga kayo natin. Ito si ano, si Paolo Adolfo, yan, shout out sa you sir. Sabi niya ito, sir, pa-help po kung paano makapag-withdraw sa expert option using Gcash. So yan ko ho kasing part na yan is nagawa na natin ng vlog, pinakita ko na kung paano mag-withdraw sa expert option using Gcash. So kung hindi mo napanood, ilalagay ko na lang siguro dito sa taas. Click mo na lang yan. Yan yung pin na yan. Click mo na lang yan para mapanood mo kung paano mag withdraw sa expert option. Ngayon meron pong karugtong. Hindi ko kasi ma-withdraw kasi need pa daw ng AML or EKYC. Yan. So yan kasing part na yan mga kuis. Hindi ko sin-encounter yan kasi hindi ko alam kung ba't ganun yung expert option, no? Magkaiba talaga yung ano nila, yung setup nila. Hindi sila magkaparehas. Yan. Meron din akong na-encounter na kakilala ko rin. Nag-open din siya ng expert option. Ngayon, di ba sa withdraw, yung nakalagay doon, finance pa rin. So, hindi magkaparehas yung expert option. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Tapos, ngayon ito, hindi ko to na-encounter. Wait lang. Hindi ko to na-encounter mga kayo, yung AML na to. Kaya hindi ko siya masyadong bigyan ng solusyon. Pero huwag kang mag-alala, Sir Paolo. Kasi ano, gagawan ko ng paraan kung paano po yan mapipix yung problem mo. I-research ko siya muna. Then meron ko kasi akong source na mapagkakatiwalaan dito sa expert option. Yung kakilala ko na IT, na magaling ho talaga siya dito. Siguro na-encounter niya itong bagay na to. Kaya yung problema mo, Sir Adolfo, po ay huwag kang mag-alala kasi gagawa natin yan ng paraan para matugunan yung problema mo na yan. Kasi pag ganyan ho kasi nangyayari, kapag nag-withdraw ka tapos hindi magiging successful, minsan mo talaga nagkakaroon ka ng problema ganyan, tapos hindi ka pa nagiging panata ganyan. Siyempre, hindi na ho naman biro talaga yung ano natin dito, ina-invest natin dito sa expert option. Siyempre, akalain mo naman, siya pang deposit pa lang, kailangan mo na 500 plus, siyempre $10. Ganon. So, malaking pera na yon para sa atin. So, ngayon, siyempre, itong problema na doon, Sir Adolfo, is hindi ho natin po itong sabihin na maliit lang na problema to. Siyempre, para sa kanya, nakakadagdag ito ng sakit ng ulo. Real talk po yan. Dalawa po yung naging ano niya eh. Dalawa po yung naging ano niya. Yung naging comment niya. So kasi nung una hindi ko po siya napansin. Tapos dito sa mukbang vlog natin, nag-comment din siya. Then dito sa ano natin, sa mag-withdraw, sa expert option gamit ang Gcash, nag-comment din po siya. Sabi niya, sir, pa-help kung paano mag-withdraw using Gcash or expert option. Hindi ko kasi ma-withdraw kasi need pa daw ng AML or EKYC. So, ibig sabihin, pinaproblema niya talaga yung pag-withdraw niya. Siguro malaki-laki yung withdraw ni sir, kaya ayan, sumasakit na rin yung ulo niya. Sir, wag ka pang mag-alala kasi gagawa natin yan ng paraan. Masolusyonan yung problema niya yan. So, mamaya tatawagan ko yung kaibigan ko kung paano natin ito mapipix. Ang magagawa natin ng paraan yan, wag ka pang mag-alala. So, yung pera mo sa expert option, pag tama naman talaga yung nilagay mo doon, sakto naman yung ano mo, yung Gcash number mo, tapos yung Gcash account name mo, sakto naman, so wala kang problema. Diba? Wala kang problema doon. So, yun lang sir. Next vlog natin, siguro magawa na natin ang solusyon ng problema mo. So, hanggang dito na lang muna tayo mga crew. Ito po ay problem sa mga nakaka-encounter din dyan ng ganitong problem. Tapos na-fix naman ninyo, nagawa naman ninyo ng paraan. Please, paano na lang po, pa-comment na lang sa comment section natin para matulungan din ninyo itong si Sir Adolfo. Kasi hindi ho biro yung
pag invest expert option, tapos pag nag-withdraw ka tapos hindi magiging successful, ay napakasakit po yan sa ulo talaga. Apektado ka po talaga niyan. Real talk lang po yan. Kahit ako, nung naka-encounter ako ng problema, no, kasi nung pangalawa kong withdraw sa expert option is, hindi po siya agad-agad nang pumasok. Kasi nagtataka ako nun, baka nawala na yung pera na yung mga akin. Kasi nung una talaga, nung nag-withdraw ako sa expert option, madali lang talaga. Pag-click ko ng submit, wala pang 2 minutes, nandun na siya sa Gcash ko. So, nagamit ko na kaagad yung pera na yun. Nilipat ko siya sa aking bank account. Then, withdraw ko. So, nagamit ko na kaagad. Ngayon, yung pangalawa kong withdraw sa expert option, yun nagka-problema. Matagal po siya talaga. Actually, ako po kasi pag nag-withdraw po ako is gabi. Bandang mga alas 9, last juice, alas 11 na yan. Kasi matumal na yung mga nag-withdraw sa mga ganyang oras. Wala nang masyadong nag-withdraw. Kumpara talaga sa umaga, hapon, sobrang dami na nag-withdraw. So, pag gabi ho talaga yun, wala nang masyadong nag-withdraw kayo mabilis. So, gabi din po ako nag-withdraw ng time na yon. Ayun, sobrang tagal niya dumating. Siguro mga isa't kalahating oras ko talaga siyang hintay bago siya pumasok sa Gcash account ko. So, hindi na ako mapakali. Panay, inom ko na ng tubig. Tayo, opo, tayo. Hindi na ako makapokus sa ano ko. Sa nanonood ko kasi ako ng TV noon. Hindi na ako makapokus. Wala na talaga. Kumbaga, hanggat hindi dumating yung ano ko sa Gcash, yung pera ko sa Gcash, siguro hindi ako nun mapakali. Buti na lang, patulog na ako mga kuyo. Bandang mga siguro, lampas alas 12 na yon mga kuyo. Ayun, nagulat ako dumating na. May nag-text sa akin, confirmation, na may natanggap na akong gano'n. So, ayun, nakatulog tayo, naging magaan yung pakiramdam natin. So, gano'n din po yung nararamdam ng Sir Adolfo. Hanggat hindi niya ito mapipix yung problema niya, hindi talaga siya mapapakali kasi pera po yan. Pinaghirapan din po niya yan. Ayan, sa pag-trade, pinaghirapan niya. Siyempre, sa pag-deposit pa lang, yung pera na pag nag-deposit niya, siguro galing pa dun sa pinagtrabaho niya, ganun, mga sahod niya, na pinasok niya lang doon sa expert option kasi nagbabakasakali na dumami yung 500, diba? So, yun. Next vlog natin, sir, gagawa natin sa paraan. Huwag ka pong mag-alala. Ayan, relax ka lang muna. Panatag mo lang muna yung ano mo, yung sarili mo. Ayan. Huwag ka masyadong magproblema dito kasi gawa natin ang paraan. So, yun mga kuyo. Maraming salamat. Kung meron na kayong na-encounter na ganito, please comment sa comment section. Dala advice na rin sa Mr. Adolfo para malaman niya rin kung yung mga gagawin niya kung ano. Pero gusto ko kasi bigyan siya ng isang paraan lang talaga na hindi na siya malilito. Kasi titingin pa siya ng mga vlog dito sa YouTube, sobrang dami niyan. So, hindi niya po alam kung saan yung susundin niya dan. Yan. Kung saan yung susundin niya yan. Kaya ako gusto kong bigyan siya talaga ng ano talaga, yung basic lang na matutugmok talaga na yun talaga yung pwedeng gawin. Yan. Mapupoint talaga na yun dapat yung gawin. So, yun sir. Next vlog natin. Gawa natin ang paraan.